So balik tayo guys. So okay na po ang Mangul rules natin. So next is punta tayo sa quiz or quiz. Punta tayo sa Quitri. Gawa tayo ng Quitri para sa LAN. So LAN total download parent is yung LAN port LAN port 2 for LAN. So packet marks, walang packet marks. Queue type is PC queue download default, priority 8, saka max limit is 13M. Apply 25M po ang subscription ko, pero 13M lang kasi yung kalahati is para sa Wi-Fi hotspot ko po yung kalahati ng bandwidth. So apply, okay. So child queue para sa LAN, browsing LAN download parent is yung total LAN total download, packet marks is yung browsing packet, queue type is default, priority 5 para sa akin, saka limit is 7M. So apply, okay. So next is para naman sa streaming or video. So video or streaming, video at streaming, download LAN download parent is yung total LAN download, packet mark is yung streaming packet at saka yung video packet. So queue type is default, priority streaming is 8 para sa akin, max limit 4M or 5M. Apply, okay. So next is para sa any ports or sa mga gaming ports. Any or gaming. LAN download. Parent is total LAN download. Packet mark is yung any or gaming packet. So default. Priority 1, 5M. Apply, okay. So, kayo na pong bahala mag-adjust sa bandwidth nito. Tapos, sa Wi-Fi naman, gawa tayo ng Q3 para sa Wi-Fi. So Wi-Fi total download so parent is yung wireless bridge po natin. So parent queue po to para sa Wi-Fi or sa mga Wi-Fi hotspot natin. So packet marks, walang packet mark kasi parent queue ito. Queue type for Wi-Fi is default small. Tandaan nyo sa Wi-Fi default small, parent queue pala ito. So PC queue download default, priority 8 at saka 13M rin.
ang ating bandwidth na ibibigay kasi 25 MB to. Hinati ko sa dalawa, so 13M to 26M, okay lang yan. So apply at saka okay. So child queue para sa Wi-Fi. Add. Wi-Fi browsing download. Parent is yung Wi-Fi total download. Apply. Packet mark is browsing packet. Queue type po para sa parent queue ng Wi-Fi is dapat po default small. Pero sa LAN po is default po ang queue type doon sa mga child queue. Tapos priority ko rito is 5. Max limit browsing 5M. Apply, okay. Ah, 7M. Sino 'tong 7M? Apply. 7, apply. Okay. So para sa Wi-Fi video or streaming, parent is yung Wi-Fi total download, packet mark, streaming at saka video packet. So queue type default small. Priority 8, max limit 5M, apply, okay. So para sa any ports or gaming ports, Wi-Fi any or gaming, download. So parent is Wi-Fi total download, packet mark is any gaming packet. Queue type default small. Priority 1 para sa any or gaming ports. 5M. Apply. Okay. Tapos upload. Total upload. So parent is yung ISP1. Packet mark. Walang packet mark kasi kung ano to, parent queue. So queue type is PC queue, upload default 8 at saka max limit is 25M. Apply, okay. So sa upload is i-combine na po natin, isa lang pong upload. So child queue para sa upload. Browsing, upload, parent is yung total upload, packet mark, browsing packet, combine na natin lahat, browsing, video at saka streaming upload. So total upload, parent total upload, packet mark is yung tatlo, isama din tatlo sa streaming, browsing at saka video. So queue type is default, priority 8 at saka max limit 20M. So apply, okay. So child queue para sa upload for any or gaming is any or gaming upload.
parent is yung total upload, packet mark is yung any or gaming packet, queue type default, priority 1, saka max limit is 5 m. So apply, okay. So may kumpleto na po ang Q3 natin. May Q3 na tayo sa LAN, sa Wi-Fi at saka sa total upload. So try nating mag speed test kung tama ba ang Q3 natin or ang mga limit na na-set natin. So dapat sa upload sa LAN is 7 MB ang Mbps ang makukuha natin at saka sa upload is dapat 20 m po ang makukuha natin sa speed test. So try natin kung tama ba speed test. Try natin kung tama ba ang na-set natin na na-set natin sa Q3. So 7 m. So 7 MB sa upload. Kasi download is dapat 20 m po ang makuha natin. So sakto ang settings natin. So meaning okay ang ating Q3. Test uli. So ang average rate 7. Saka sa upload dapat 20 m or 19 Mbps. So 80% po ang okay sa to sa total speed dapat 80%, so 20, so 19, so tama. Sa LAN 7 ang set natin, 6 po, 6.7 ang nakuha, so pasok pa rin sa 80% na rate po. So okay na yan. So ngayon punta na naman tayo sa simple queues. Gawa tayo ng parent queue para sa mga LAN users. LAN users LAN or 192.168.88.0 24. Advanced is default. Queue type default. Apply. Okay. Tapos, for example, PC1 ang computer natin. At check mo natin kung anong IP address natin. So 88.253. PC1 is 192.168.88.253. Advanced queue type is default. Default parent is LAN users. Apply. Okay. So may pumapasok na po na rate or reading. Try natin na mag-browse kung may papasok ba na reading. Try natin to. 8235 pala guys. So 253 pala yun. 253. Apply. Okay.
So, okay guys, may pumapasok na reading sa download average rate. So, meaning tama po ang settings natin sa ating simple queues. So, for example, 5 PC or 10 PC. So, add lang kayo. Add Q3 PC2. For example, 192.168.88.2. So advance, Q-type is default, saka default parent is LAN users. So apply, okay. So ganun lang guys. So kung PC3, add lang kayo PC3 hanggang ilang PC ang connected sa inyong LAN network. Same process lang po. So next is para sa hotspot. Hotspot or Wi-Fi users. Wi-Fi users. Wireless bridge or yung 10.0.0.0/24. Advance, Q-type is default small. Default small para sa Wi-Fi or hotspot. So apply, okay. So config muna natin ang hotspot natin. So punta tayo sa IP hotspot, sa servers. So hotspot setup. So choose interface, yung wireless bridge, next, 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 none lang ito, next, 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 DNS name, kayo nang bahala dito, pwede rin ito, Cesar, dot wifi, next, okay. So, okay na po ang ating hotspot. So, create tayo na sample, create tayo ng users. Add spot, username is Cesar. Password 1234. Apply. So, profile is default. Apply. Okay. So, profile default. To sa key is, ang parent key is yung Wi-Fi users. Ito po ang ginawa natin sa simple queues para may, kung may mag-connect, lalabas siya rito sa Wi-Fi users. Apply, okay. Close. So try kung mag i-connect ang cellphone ko guys sa ating Wi-Fi kung lalabas pa siya rito. So next is gawa tayo ng simple queue para sa Wi-Fi or hotspot users natin. Wi-Fi users. Target is wireless bridge. Wireless bridge or yung address 10.0.0.0/24. Advance, default small, default small. So apply, okay. So create tayo ng hotspot server, IP hotspot, servers, hotspot setup, hotspot interface, wireless bridge, next, 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 none lang to, next, 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 DNS name, yan, Cesar.wifi or kahit anong gusto nyo o anong name ng inyong Wi-Fi. So next, okay. So pag automatic ni lalabas to pag na-create nyo ang Wi-Fi hotspot. So punta tayo sa users, try nating mawa ng users.
or user. So sample Caesar, password 1234, profile default, apply, okay. So set natin ang limit, sample 2M, 2M down at saka 2M upload. Key is yung parent queue is yung Wi-Fi users. Wi-Fi users, apply, okay. Okay, so try kong mag-connect ang aking cellphone guys kung lalabas ba dito. So okay guys, na-connect ko na ang aking cellphone sa Wi-Fi. So may lumalabas na sa Wi-Fi users ang hotspot user na Caesar yung na-create natin. So meaning okay po ang settings natin sa ating simple queues. So try ko mag browse guys. So may lumalabas na rate, download average rate sa ating Wi-Fi users. So guys, may nakalimutan pala ako. Importante is set nyo ang password po. Change yung password sa inyong Microtech. So wala pa yung password, lagyan natin ang password. Kayo nang bahala sa inyong password. Change. Okay, did not match. System password. Change. So, okay. Try natin i-disconnect. Pag-connect natin. So, hindi na siya mag-connect. Kasi may password na. So, lagyan natin. So okay na guys. Hanggang dito na lang. Sana may natutunan kayo. Maraming salamat po.